Ayan, sa tagal maluto, ang tagal na, naging bibi na yung manok. Dennis, huwag ka kumain na ako lang. Gutom na eh. Magluluto tayo ng isang healthy meal. Very simple meal, pero healthy siya and makakatulong para sa atin na mga buntis na gustong mag-breastfeed. Okay? Dito tayo. So, ayan. So, obviously, ang ating lulutuin ay tinolang manok. So, ang ating ingredients, chicken, meron tayong hilaw na papaya, and of course, ang ating sibuyas, bawang, at maraming luya. And of course, ang ating super veggie, ang malunggay. Okay, so simulan na natin magluto dahil gutom na ako. Let's do this! So ayan, maglagay tayo ng konting mantika lang dahil mamaya magmamantika pa yung ating chicken. Okay? So, una natin gagawin, guys, ay mag-gisa. So, for others, hindi nila nilalagyan ng bawang, sibuyas lang. Pero, for me, gusto ko pa rin may sibuyas at bawang. So, painitin lang natin konti yung mantika. Okay, so, ngayon, mag-gisa na tayo ng ating bawang and sibuyas. Okay. So, yung usual lang na pag-gisa. Sulit natin ang ating bawang. And then, ang ating luya. Masarap siya pag maraming luya kasi yung medyo parang maanghang sa throat, sa lalamunan kapag humihigop ng sabaw. Gusto nung asawa ko yun, di ba, mahal? Mm-hmm. Yan. So, yan. Gisa lang natin siya. Hayaan lang natin siya dyan. Okay. So, itong tinola, very simple dish siya. Tapos, madali siyang i-prepare, di ba? Hindi yung, lalo ngayon, di ba, season ng COVID. So, ang hirap lumabas at bumili ng mga ingredients. So, ito, easily available to yung mga ingredients natin. Pwede rin sayote yung ilagay nyo. So, for those who want to know bakit papaya yung napili ko, because may nagbigay sa amin ng papaya una sa lahat. Nahilaw. Pero hindi, seriously, dahil 37 weeks na ako, sabi nila, yung papaya daw na hilaw ay nakakapagpalambot ng cervix at nakakatulong sa pag-labor. So, kung kayo ay naniniwala doon, mag-comment nga kayo, please. Nabasa ko lang to somewhere, okay? So, ihiwalay ko muna tong mga, yung pinag-isahan natin. Wait lang, I will be back. Yan. So, separate ko lang siya kasi ayoko siyang ma-overdo yung ma-ano siya, yung sobrang luto. Okay, so on lang natin ulit. Lagay lang ulit ako ng konting oil. Konting oil lang because magmamantika pa ang ating manok. So, eto na siya. Maglagay lang ako ng chicken. O, diba? Nag-aano sa panata. Kung mapapasuka ata ako dito sa vlog na ito. Ano ba yan? Yan. So, ang pinili ko na part ay thigh part and leg part. Kasi gusto ng asawa ko yung leg. Tapos ako naman gusto ko thigh part. So, usually, sa grocery naman, may choice cut tayo na tinatawag eh. Diba? Pero may tip ako sa inyo. Mas mura yung whole chicken, tapos cut ninyo. So, ayan. Ang tawag dito sa process na to, sinasangkot siya natin yung manok.
So ito, hinahayaan natin siya na magmantika sarili. Tapos, maluluto siya dyan. Kasi ako, medyo particular ako na gusto ko lutong-luto yung chicken. Yung medyo may part na parang fried na effect, yung gano'n. Hindi naman masyado. Pero kasi, yun, kahit sa fish, gano'n din ako. Ayoko yung parang may, parang mawala talaga yung lansa niya. Okay? So, yun. Yun yung tip ko sa ibang mga misi. Tapos, you will know kapag okay na yan. Kasi, sa ngayon, nakadikit pa yung manok na yan. Yung skin niya, yung balat ng manok, nakadikit siya. Pero once na luto na yan, alam natin kasi madali mo na siyang mababaliktad or mataturn mo na yung chicken. O, ayan. So, meron pa tayong cooking tips 101. So, hayaan lang muna natin yan. Siguro mga 5 to 10 minutes. And then, we will be back para tignan ang progress ulit mamaya. Already. Ayan. So, ngayon, nabaliktad ko na yung chicken. Ito kanina yung sabi ko sa inyo na gusto kong effect dun sa manok. Yung parang medyo naprito siya ng slight. So, in that way, alam ko na hindi rin siya mahihilaw. Tsaka, yun nga, yung parang wala yung lansa talaga kasi luto talaga siya. So, now, ilagay ko yung patong natin yung pinagbisahan natin kanina para manuot ang lasa. Para maglasa talagang tinula. Pero gusto ko sa ibabaw siya para hindi siya masyadong maluto sa mandita. Yan. Mabilis lang to guys. At madali lang. So, pag nanganak ako, hindi ko alam kung sino magluluto sa amin. Good luck. Kasi sanay yung asawa ko na ako talaga yung sa kitchen. Ako talaga na manluluto. So, yun. Good luck sa amin pa nung kakainin namin pag nanganak na ako. Ayan. So, eto, intayin ulit natin. 5 to 10 minutes ulit para dun sa kabilang side naman. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung mga sumunod na step. Alright? I'll be right back. See ya! Ayan. So, guys, ito, okay na siya. So, both sides na siya na parang na-fry ng konti. And then, na-drain ko na rin yung ibang oil nito because ayaw naman natin humigot ng sabon na puro mantika, diba? So, ayan. Hindi, nakapagsayang na ako kanina. Hindi ko na ihiwalay yung pinaghugasan ng bigas. Pero, mas maganda sana na ganun. Pero kung hindi, yan. Lagyan na natin siya ng water. Yan. Tapos, gusto ko kasi maraming sabaw. So, lagay pa tayo ng tubig. Kasi yan lang natin siyang kumulo. Pero, excuse me, kailangan ko na ilagay ang papaya. So, I think medyo mas matagal ito malumambot kaysa sa sayote. Kaya lagay na natin siya. Medyo matigas pa siya talaga. Yan. Lagay na natin. So, for those of you asking, mamaya na yung malunggay. Kasi, mabilis lang yun eh. Kahit yung huling kulo, lagay lang natin siya sa ibabaw. Baka magtanong sila, ba't mo kinakamay? Bakit? Baka may COVID. Magpugos akong kamay mo. Lagi. Magdadry na ngayon kamay ko, kahuhugas. Diba? So, takpan muna natin siya at wag muna natin siyang kulitin. Huwag tayong atat sa pagkain. Baka lalo siyang hindi kumulo sa dami ng tubig. Kaya, babush muna tayo, guys. Ayan. So, as you can see, kumukulo na siya. So, pwede na natin siyang timplahan. Okay? So, ako, ang gagawin ko, konting patis lang. Para lang medyo magkaroon siya ng added flavor. Okay? So, konti lang, guys. So, ito, of course, depende yan sa
preference nyo. Pero sa ating mga buntis, mainam ang low, ano ba yun? Sodium. Low sodium. Kalimutan ko. Okay? So, ngayon, pwede ko na, maglalagay ako na, wala kasi kami nabili na yung sili na green kasi nga, you know, COVID season, no? Para iwas labas ng labas. So, maglalagay ako ng siling labuyo bilang available siya sa ref namin. So, lagay lang natin siya para medyo may konting kick ng angha. And now, wait. Check lang natin na anong status ng ating papaya. Kung may future ba tayong kumain. Guys! Kasintigas siya ng ulo ko. Matigas ba siya? So, ayan, lang muna natin siyang pumulupa. At wala pa tayong pag-asang kumain. Okay? Takpan ko lang muna to. Gutom ka na? Yes. Nag-walking ako kanina, 30 minutes. Lapit na yan. Pero parang busog ka pa. Ha? Huh? Ayan o. Lagi akong busog. Wala ka nang sampal. Excuse me. Ayan, sa tagal maluto, ang tagal na, naging bibi na yung manok. Dennis, huwag ka kumain na ako lang. Gutom na eh. Okay, after 10 years, ayan na siya. Try natin ang papaya kung malambot na. Ay, pwede na siya. Kasi mas okay din yung hindi siya overcooked, di ba? Gusto natin yan. Ayaw natin ng gulay na overcooked. So, ngayon for last na addition na lang, ito na ang pinaka-healthy na gulay na pwede natin ilahok sa ating tinola, ang malunggay. So, ano bang benefits ng malunggay? So, syempre, nag-google kami ng aking asawa. At sinerge natin. Ang malunggay daw ay unang-una para sa mga buntis, di ba? Ito ay magandang source ng calcium, protein, vitamin A, vitamin B, at vitamin C dahil ngayon, di ba? Maraming virus, sakit-sakit. So, ayan. Ito ay natural na vitamin, source ng vitamins. Kaya napaka sustansya nito. Hindi lang actually for buntis, para sa inyong mga anak, mga asawa, para sa buong pamilya. Kaya maging generous tayo. Huwag nating tipirin ang malunggay dahil ito ay tanim lamang sa aming bakuran. Libre lang to, guys. Kaya huwag nating tipirin. Ayan. So, nabasa din namin sa Google na ito ay good source ng antioxidants. Okay? So, yun, yung mga free radicals, maaalis yan sa, yung mga toxins, maaalis yan sa ating katawan. It also helps in lowering blood sugar. So, yun, ako, very good ako, in fairness. Controlled ang aking blood sugar during my pregnancy. Kaya, salamat sa, una kay Lord at syempre sa malunggay. Diba? It also helps lower blood cholesterol. So, para sa mga pasaway, kain ng lechon kawali, bagnet, ayan, samahan nyo ng malunggay pag kumain kayo. Para medyo may magbalanse naman. Okay, diba? So, ayan na. This is okay na actually kahit hindi na natin masyadong pakuluin. So, yan lang yung gusto natin. Yung medyo parang na-blanch lang siya. Yung na-ano lang siya sa mainit na tubig. Tara, spell mo nga mahal yung blanch. Diba? Hindi mo yun alam. Tutunan ko yan sa PhD nung high school. Blanch? Kala ko yun yung ano, pag pinagsama yung ano, yung breakfast ka lunch. Okay. So, eto na. Mupo ka na sa ating maliit na kapagkainan at ako ay maghahain na. Yay! Kakain na! Okay. So, guys. Oh, pinggan lang. Ulam lang. Walang kanin. So, nakalimutan pala magsaing. Hindi. Magsaing ako. Wag ka. Wait lang po ha. Mahina ang so, ating. Masarap yan sa ano? Yan. Sa patis. Tsaka sa... Yes! Patis. Na may kalamansi. Si at yeah. Sili. Wow. Perfect talaga yan. Ako. Kaya...
Actually, kahit mapasimpleng ulam lang, yung asawa ko naman, ganun pa rin yung ano niya. Hmm. Pagkain niya. Sobrang ano, magana. Sarap ka yung kumain. Yan. Kahit itlog lang, diba? So, kainit! Yan. Lagyan na natin siya dyan. Ewan ko ba? At, mahal, tikman na natin ang sabaw ng ating tinola. Wait lang. Ay, ang sarap niya. May lasang ginger, lasa yung sinangkot siyang manok, at hindi siya masyadong maalat higit sa lahat. So, paano guys? Kain muna kami ah, kasi totoo to. Yan ang taong tunay na oras. Mag-aalaw na hindi pa kami kumakain. Kaya, so, sana magustuhan niyo itong video na to and share din kayo ng tips tungkol sa pagluluto ninyo para maging healthy ang inyong pagbubuntis at ang inyong buong pamilya. So, thanks for watching! Bye!